Once na mayroong blood ano, blood o pumutok na nerve sa utak, automatic kunyari dito ang mamamatay. Kaya hindi sasabihin ng ano, hindi na kailangan na x-ray diyan. In-x-ray po nila pero hindi po nila hindi ibigay. Kaya ano sabi, possible na hindi na ibigay yun kasi nga talagang i-expect na nila magiging gulay yung ano, pasyente once na may pumutok talaga. Yung iba kasi, yung ibang mayayaman, talagang binibiyak, kinaka, nililinis yung ano yung blood clot sa utak. Yun yung ginagawa, tinatanggal, binibiyak yung dito. Tapos, ang diskarte naman sa ano, ito kasi acute to eh. Acute to, meron kasing mga mild lang. Ibig sabihin na acute, kumbaga sa ano, malakas yung tama nung ano sa kanya. Stroke. Mas malakas yung tama nung stroke sa kanya. Hindi siya ano. Yung acute yun na yung pinakalast eh. Na word na ano. Kumbaga, malakas yung pagkatama ng stroke sa kanya. Kaya, mamimilay talaga siya. Kumbaga, walang lakas. Kasi galing sa utak. Ang utak kasi mag-uutos sa katawan natin. Ngayon ito, yung paa mo makaka-recover, makakatindig-tindig ka. Pero ito, ang discarte rito, may kinakabit sila rito ano eh. Ngayon yung parang robot. Yung kinakabit. Tapos yun na, ganun. May gano'n ang pwede, may gano'n. Sige. Kung baga sa ano, nakalaki siya. Nagano'n po yan, nagano'n po. Tingnan mo, nagano'n ba ako? Dari yan, nasa pwede. Ilang taon na po ba yung stroke? 2 taon. Ngayon, ma'am, para ano, para makarecover pa siya, hindi man 100%, para mas bumuti pa ang paramdam niya. Ang stroke kasi, kailangan yan, una, kailangan sa mga stroke, huwag nang bumalik sa mga, ano, sa dating niyang kinakain. Yung dating kinakain, talaga magbabago ka ng diet. Wala ka ng mga mantika, bawas ka sa kanin. Ang kakainin mo, mga salad-salad. Tapos, mga ihaw, mga steam. Kasi kung babalik tayo sa dati natin kinakain, yun at yun, yung toxin na na-receive natin nun, paulit-ulit lang, nadadagdagan. Kaya yung blood pressure natin, like yung cholesterol natin, bad cholesterol, tumataas din, nag-maintain. Yung dati nang mataas, na-maintain yun. So walang recovery magaganap sa katawan nyo. Kasi na-maintain lang eh. Pero kung magbabago ka ng ano, puro good ano, good food, walang cholesterol, walang mga mantika, walang yung blood pressure kailangan mo, ano, yung blood pressure mo bababa na. Kasi gaganda na 'yung katawan mo, kikilos ka na, makakapagano ka, makakapagkilos ka na maayos. Isa pa, ang blood pressure nakaka-apekto 'yan pag palagi siyang galit, irritable,
Ayun, siyempre, pag galit tayo, yung blood pressure natin, tataas. Well, ngayon, hindi kayang i-accommodate ng utak natin. Kasi yung mga natin, yung brain nerves natin, pag malakas ang puwet, ah, ano ba kaya? Ngayon, hindi kayang ano. Yung sugat mo sa utak, lalong lalala. Yung hindi makapag-flow, hindi makapag-flow kasi nga mayroong ano, para eh. May para. Yung sa kanya, sa'yo pumutok eh. Pumutok tapos may na ano pa eh. Mayroong may blood clot na ano, hindi makadiretso. Ganun ang tama sa kanya. Kaya ang lakas ng ano, acute talaga. Kaya yung control mo ng ano, hindi mo maano. Hindi nga po. Hindi mo magusto yung mga ganun. Gusto mo yung ganun. Kasi nga ito, hindi naman ordinary yung pilay. Talagang sa utak talaga yan. Yung nagkocontrol ng utak siya nagkocontrol sa atin. Sir, para mas makarecover pa kayo, tatandaan nyo. Kailangan ko kontrolin nyo yung sarili nyo. Okay, magiging magagalit din. Kasi magagalit niya. Hindi ko pa pili sarili ko minsan po. Talaga yun kasi. Pati bagay po. Oh. Marinig lang, may meron pa akong marinig. Nainis ako, nabubisita, ganun lang po. Expect nyo na yun. Expect. Kasi sila, nakakapag-isip na sila. Yung dating kaya nilang gawin. Kasi naano sila eh. Naawa na sarili tati, kaya akong gawin yun. Kumbaga, inutusan kayo, hindi kayo masunod-sunod. Di alam yung, hindi ako makaano. Magagalit siya. Kaya ngayon, kung may problema, kunyari, masama ang pakiramdam nyo o yung mga hindi good yung paka, okay magpapakita ng nakasimangot kayo sa akin. Kasi ang bilis niya magtampo. Triple lang ano nito. Yung damdamin nito, triple na. Very sensitive na sila. Makarinig na sila ng konting ano. Katulad niya, nagagalit kayo agad. Ganyan yun. Triple na kasi yung pakiramdam nila. Kung matampuhin siya noon, tatluhin mo ba yun? Ganun ang pakiramdam nila. Pero may iwasan yun, sir, kung magiging positive din yun. Ang gagawin mo yan, gusto kong makarecover. Huwag ko na lang pansinin. Kasi minsan napapagod din sila pagka ano, mayaring utos. Siyempre, may iba rin silang ginagawa. Dali ko po mainis. Oo, dali mo mainis. Yun ang gagawin mo, kontrolin mo yung sarili mo na gusto kong makarecover. Normal lang pala yung minsan hindi ako nasusunod kasi may ginagawa. Minsan napapagod. Alam mo, kahit hindi tayo stroke, minsan ayaw sumunod din sa atin eh. Kasi, minsan, mamaya na! Di ba? Kaya mo lang kung ano pansinin. Kailangan kasi makontrol mo yung blood pressure. Blood pressure kasi ang nagpa-stroke sa atin. Hindi kayang i-accommodate ng brain nerves natin. At puputok sila. Kasi malapot na yung ano eh. Katulad yan, yung high blood mo, nami-maintain siya. Tumataas siya sa kinakain natin. Kung ang kinakain natin, fatty foods, mga maalat, sobrang naalat, pabalik tayo sa adobo, michado, yung mga flavor masyado, kailangan talaga mag-focus ka muna sa mga ano, steam, pwede sa'yo, steam, ihaw, laga. Tapos yung mga gulay-gulay na tinimplahan lang ng asin, yung mga asin. Maraming gulay na ano, tapos mag-take ka ng celery, carrots, green apple, cucumber. Magbawas tayo sa rice. Huwag tayo mag-ano, hindi porkit. Tinanong mo, kumain na ba si ano? Kumain na. Anong pinakain mo? Kumain ulam, adobo. Dami niya nga kinain, kanin. Healthy ba? Hindi. Yun at yun pa rin, magme-maintain pa rin yung ano. Magme-maintain pa rin yung toxin na nasa loob niya. Kailangan siya mapawisan. Sige, pilitin mo maglakad, sir. Maraming stroke na nakabawi. Kahit papagaganong-ganon, ang mahalaga, kaya niyang stand. Ngayon, hindi niya kayang stand sarili niya. Mahinang-mahina, week na week. Pero 2 taon na kayong ano, di ba? Kailangan lang talaga magbago kayo ng diet. Pag nakapagbago kayo ng diet, ngayon ang gagawin natin, yung mga nas-tambay na mga joint, yan ang gagalawin natin para ma-stretch-stretch pa. Bumuti tayong pakiramdam nyo. Kailangan lang talaga disiplina. Tapos pagka alam yung hindi nyo mautusan, pagpaliban nyo na muna, maghanap kayo ng ibang, manood kayo ng ano. Yung mga maraming ano, ang pinakapanunorin nyo, yung mga stroke naman ang recover kung ano yung ginagawa nila. Yung mga kulibang ikaw. Yun. Ikaw lang yung libang. Ikaw lang yung libang. Tapos yung mga naka-recover sa mga ano, kung paano. Yung iba kasi nilalagyan ng ano yan. Di ba, hindi naman natin kaya bumili ng parang robot eh. Ang ginagawa nila, improvise. Yung ang tawag ko? Yung plywood. Iko-coating sa palad. Tapos tatalian ng ano. Okay, nakaganon muna. Kasi pag naka-maintain ng gano'n yan, hindi rin healthy. Hindi mo lang yung magaganon po ito. O yan, palagi. Ayan,
pag na-maintain mo muna ng ganun, madali na kasi itupigan eh. Minsan, Noon, pinanunod ko lang. Ayan, lagi ko nanunod sa inyo. Magdabag ito. Meron naman nakakarecovery. Ibang nabubulol pa eh. Sinunod kasi nila. Na ano, sa... Yung magkakapatid na kakapite. Hindi na pwede yun. Kaya ganun-ganun yun, no? Nginig. Pero sa kanya kasi, ano lang, mild kaso na apekto yung bibig niya. Ah, sa bibig? Mapapanood nyo yun dyan, meron yan. Alam mo, lagi kong mag-stroke, mga ate, sa 3M, stroke. Balapas yung may po, anak taon, ano ba niya? Oo. Ako lang kami. Ano ba sinabi natin dito? Yung anak taon na yun, makalimutin ko ito. Sinabi natin dito? Ah, oo. Kami sa sakin naman. Itong magtutulong lang ito, guidance, tapos yung pagbuka ng mga joint-joint para kasi na-staff na kayo, tagal na panahon. Ah, konting. Parang yung ganito ko, hindi ko pumayakbo, parang may nakaligil. Parang may nakaligil, may nakatali, may nakapapak. Hindi kang tumutulo laway. Eh, si Jay tumutulo laway, ano? Siya hindi naman yun. Ayun lang. Ay, sorry. Hindi ka po kayo dapat pa sinama natin. Ay, dali. Titigin mo muna pala. Ito, napuno na yung mga masa. Ito nga po. Magwaga nga po rito. Hindi ko na nga ganun. Kaya po. Dislocate pala po. Ayaw ko, buo ba? Oh. Dislocado. Ano ba? Dislocate pa. Tumaba na kasi si Jay. Tumaba na. Eh kasi si Jay mahilig mag-ganun. Eh ito hindi eh. Eh ngayon, gaganyan na yan. Pinuruan na ni Cellmaster eh. Kailangan lang, kilos-kilos. Oo. Yun yung sinasabi ko. Basta kayo. O, diba? Ano ka isa? Lumagad ka. Ala kang magagawa sa video makadudulang. O, malaki. Kaya. Slurit po eh. Kaya. Alam problema. Kaya. Eh, masasama ka sa Panginoon. Mas maganda yung, alam nyo, mas maganda yung nasasaktan pa kayo rito. Ibig sabihin, buhay pa yung ano mo. Buhay pa, may chance pa. Pero kung wala na, lupay-pay na, wala na talaga nasasaktan, hindi na kayo nasasaktan. Ibig sabihin, wala na, patay na talaga. At masakit pa ba? Masakit pa. Hindi. Hindi na naman, hindi ko masakit. Kaya hindi na tumunog. Kailangan mo na sasaktan ka pa. Please, no, Sarah, po. Tayo siya. Ano pag inano ko, nagagalit sa akin. Okay, upo ko ulit. Okay, siyang patagilin. So, yung gumaling. Pinagawa lang na ni Sir, eh. Oo. Siya na mag-adjust niyo. Hindi lang, ano? Mamatay na. Eh kasi nai-stress na rin siya eh. Nahihirapan siya. Yung dati niyang ginagawa. Kaya ang papasok sa isip niya yung hopeless siya. Gusto niyang gumaling kaso hindi niya alam kung paano. Hindi ba magalaw minsan? Hindi yun po. Kaya na... Kaya nagiging mainit yun ang ulo nila. Ayan dati. Pinanulot mo ngayon. Ikaw na hindi. Ngayon ako nga. Pati ang televised na siya. Dati ako nga. Amin, Debe. Mamaya kayo, pakikita ko. Ay, di-inform mo namin ito, makikita niya. Ano? Ano na? May ano siya eh. Relax lang. Huwag may labanan. Relax lang.
Buhay pa, buhay pa. Ayan, ayan, dali. Dali. Ayan yung gusto mo yung kapatid. Yung ni Master, oh. Mm-hmm. Ayan yung pinalunod mo. Mali, may ulas si Lord. Ayan. Sarap. Basta sarap. Isang nga lang, isang adjust lang yun. Hindi pwede pa ulit, baka lumis na yan. Sarap. Yan yung pinalulo niya eh. Gusto-gusto niya yan. Ayun, ito, kahit mga recover lang to, kahit yung paa lang eh. Kasi yung amay, talaga, sa mga stroke talaga, pag ganyan, mga 50% lang yung nakaka-recover talaga. Sa kamay? Kailangan yan. Pero pag nakabalance na kayo, makakapaglakad na kayo. Way pa naman yung kanan nyo. Kanan naman kayo, di ba? Opo. Balance. Yun nga, daddy, ang wala sa iyo, yung magbabalance. Wala kang balance eh. Bakit nga kayo hindi mo makatlawan at kumalam? Kasi nga po, sa utak yan. Okay. Yung utak kasi natin nagkukontrol sa kilos ng katawan natin. Hindi, pero naisip mo ganito kayo lang. Naisip ko naman, tiyuto kayo lang. Pero hindi mo gawin. Kaya yan, hinahayaan kung pumupunta ng duluhan, hinahayaan namin siya. Para maanuhan niya yung sarili niya. Kaya namin lang. Ano, baka bilang mag-outbalance. Tinuturoan namin matuto siya. Tumuot. Tumuot. Malawa lang ito. Oo. Ayun nga. Di ba pag ginaganyan ko naman? Parang ano? Parang nagagawa. Kulang sa langis, ganun. Gusto rin yung ano niya. Masat siya natin. Lamig yun. Oh. Part na to, lamig yun. Ito, mainit. Yung mga malit na bagay, na hindi kayo kagad masunod, magagalit kayo. Isipin nyo rin na, ano, may mga ginagawa rin siguro sila. Pagod din. Gustong matulog. Yung ito, sila mong dahil lang po ako salita na hindi gusto. Bisang-bisit po ako. Kaya nga yun. Normal lang yun sa'yo. Hindi mo ako dati, nung kaya sa akin. Hindi mo ako ganun mo yung maintain, magalit hindi po. Normal lang yun. Kaya ang gagawin nyo, huwag siyang papatulan. Huwag siyang papatulan. Kaya tatalo pa ako. Kasi hindi rin mo kayo mananalo sa kanya. Lalo lang siya malalala. Hindi siya makaka-recover lalo. Kailangan niya kasi yung blood pressure niya hindi tumaas. Kasi kung tumataas ang tumataas, tapos hindi kayang i-accommodate ng utak niya, magdo-double stroke pa to. Pag na-double stroke, eh buti kung makarecover pa. Baka hindi ka makarecover. Ikaw rin ang mag-aano nun. Magsasuffer. Yung mga negative, alisin mo na. Kailangan kasi, pero yung salitang acceptance, i-adapt mo muna yun. Paunti-unti, siguro, talagang matagal lang ang recovery. Sige lang, tsaga lang. Basta may paunti-unti may nagbabago sa'yo, nakakabal. Unti-unti nakakalakad ka. Maging masaya na kayo. Pagka-massage ka. Pag masakit yung mga ano mo. Nagilid kayo kayo. Dito sa kapila. Yan ang gusto mo, dali, di ba? Oo.
Sabog. Daba. Hindi, hindi kayo mahulog. Sige. Huwag nahulog kayo, sabay tayo pataas. Daba. Ay, papaligtad, papaligtad. May laban. Yung. Kaya mo na pa eh. Ay, dinamarot. Kaya mo, dalawa, si Masa na kasi si Kuya Romano sa akin. Hindi na kaya. Lalaki mo yan. Sige po. Naipit. Yes. Yun. Asa lang ang ulo mo niyan. Taan din dito sa ano. Ayan, yan. Kaya niyo putas yung balakan niyo, hindi? Kaya po. Hindi, kaya niyan. Yun. Okay. Nakakas pa kayo eh. Kaya, maaari ko over pa kayo. Kaya niyo lang po kami. Kamay. Yan. Kami mawawalan ng pag-asa. Ayan. Okay, inhale. Exhale. Yun ang pinakasikreto. Kaya, babaguhin nyo lang yung mga diet nyo. Para mabilis kayo makarecover. Pag nakakalakad na kayo, pwede makapag-beerhouse tayo. Sarap. Alam din eh. Master eh. Oo. Eh, si Master, buhay yun. Nababasa ni Master. May hapo na isap sa iyo. Inaday talaga siya. Nababasa niya yung gawain. Sa butcher ganyan si Master. Sa Saudi. Saudi ganyan. Ganyan. Kapag nagkulang ako sa iyo. Inaday siya yung isa'y talaga mo. Taka Cebu. Sarigaw, lalayo. Nasa Cebu kami ngayon. Nasa Cebu kami by next day, sa 22. Hanggang 30, nandiyan kami sa Cebu City. Rampo po kami ngayon. Rampo, pasok ng bowl. Kayo po. Nasa bowl po. Noon kami tumawag. Sinasarado. Ayun. Alam na. Ayun, pero nalagay yung labas na makasin. Ganun-ganun yung impa mo. Sige. Yan. Itupin mo pa ganun, pahatak. Sige. Kagaya nito. Ayan. Turuan mo yung sarili niya. Sige. Tupi. Ayaw. Tupi mo. Sige. Sige. Kaya yan. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Pinag-aralan mo yan. Kailangan mo pag-aralan tupi ito. Oo. Paano makakalakad kung hindi matutupi ito? Sa bagay kasi. Yung sinasabi ko eh. Normal lang yun sa una. Kasi ibang mong stroke, gano'n. Hindi talaga matupi. Kaya nga, piliti mong gusto mong makarecover. Yun ang mindset mo. Gusto mong makarecover. Sige, galaw. Galaw. Sige mo. Kaya nga, tumi na yun. Okay, balik. Balik. Diba sabi ko? Kailangan tumabuhay. May ano pa naman eh. Malaking chance mong makarecover kasi nag-aagalaw ka eh. Yung iba talagang ano na eh, lupay-pay na eh. Gaganong girl. Ikaw, nakakapagsalta ka ng maayos. Kahit hindi man 100% recovery mo, at least, gagaan yung pakiramdam mo, makakalakad ka. Pati yung pag ito natutupi mo, nababalik yung balance mo. Okay, sige. Tupi. O, tingnan mo. Okay. Yeah. Tingnan mo kay Master. Ayun. Yun, sige. Diba? Okay.
Kapila rin, ganun. Pag sabay-sabay mo siya, ganun-ganun mo. Yan, sabay mo. Walik. Okay lang yun. Ayun, nagagalaw mo yun. Okay, hindi. Matututunan mo rin yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, araw-araw, ganyan. Kaya nga rin, binapalik ko, inakakakong bora, para pumaling ka ngayon. Yan. Ayun pala eh. Mindset mo. Para ko, eh, natutupi. Tapos, nagalik mo. Yan, para lumambot. Kasi ito, nasisira na yung cartilage mo rito. Dami ng ano. Nagalit ko. Okay? Yun lang. Tapos, iwasan mo. O yung mga malilit na bagay. Ano na yun? Forget. Mga, ayaan mo lang. Kasi pagka hinahiblad mo na hinahiblad, hindi ka rin magagaling eh. Pag nahahiblad ka, nagagaling ka ba? Lalo kang lalala. Hindi ako galing ko nga po yung mga hiblad. Kaprasong bagay lang. Yun ang nakapagpastro ko sa atin, yung blood pressure, hindi kaya may accommodate ng utak. So, pagka ano, isipin mo na lang, siguro pagod din sila. Or, minsan kasi, kahit di pagod, tinatamad. May mga ganong tao. Eh, hindi natin pwedeng i-mando lahat sa damdamin natin yung damdamin din nila. Kailangan din, magbigay tayo ng ano, bukas loob tayo na, o sige mamaya, susunod din siguro yan. Bigyan mo ng warning. Huwag kagad galit. Kasi pagka palagi kang galit, wala. Back to zero ka ulit. Yung puso mo, yung isip mo, sira. Paano ka makarecover kung puro stress ang nasa dibdib mo? Nasa puso mo, nasa isip mo. Diba? Kailangan. Paikot lang. Susunod din yung mga yan, bibigyan ka. Tsaka yung ma'am, kayo talaga mag-control ng pagkain niya. Pag sa pagkain, sige lang. Kain na lang kain, kahit matabang. Ang mahalaga may laman. Sa mga susunod kasi, yung matabang na yun yung magpaparecover sa atin eh. Yung matabang na kinakain mo, kasi kung babalik tayo sa dati, eh ba't pa tayo magtitirati kung talagang hindi mo rin susundin yung ano? Kasi yun na yung nagpastroke sa atin, yung mga kinakain natin. Inong kain na maalat, matataba. So, pag hindi tayo nagbago ng ano, wala tayong asang recover. Okay? Sa mga susunod yun, baka makaano ka na. Yes. Makalakad ka ng maes. Okay? Sige po. Ulahin mo na natin yung paa mo. Natin. Sa mga susunod, pagbalik namin dito, tawag-tawag na kayo. Babalik kami dito ng August first week. Kung gusto nyo magpakarate, karatihin ko rin kayo. Okay? Sa kamila po kayo. Naradun mo ko ito. Parang pinipilis po. Ano yun yung ibig sabihin, may chance pang mabuhay ito. Hindi man ma-perfect, pero gano'n nyo nga, igano'n. Yan. Yan, ganyan pa rin. Kaya pa eh. Okay yun. Kaya mo. Yan, okay yan. Ay, mga mahalaga kasi para mabuhay yung muscle. Pag wala na kasi yung movement, wala yung muscle, hindi yung makaka-recover. Hindi puro nakaganon ka lang dahil. Oo, ganun ka lang. Pero, kung ano, kasi nga, yun mo. Yan. Dito, yung muscle dito mahalaga yung mabuhay. Pag may muscle, may power. Okay? Oo. Pag wala, pag hinahayaan mo na kasi naka, ano? Ayun. Tapos ito, lagyan mo minsan ng ano, pabigat. Para ma-stretch. Yan. Palagi kasi nakaano yun. O, sige. Kalma mo. Kalma. Okay ka muna, didiretso. Kailangan kasi yan. Utak kasi yung nag-ano yan. Pag tinuturuan ka, kalma. Pero pag hindi ko siya tuturuan, hindi siya sabihin kalma, nakatigas na lang ganun yan. Kalma. May straight pa yun. Pag kasi palagi na ganyan, titigas na yung mga litid mo dyan. Kaya kailangan mo. Sige, relax na. Dati may gagalan mo na yun. Eh, kung kapit naman yun.